Ako si Alan Double Alpha Alcedo. Sigina ang Kriste Hernandez Delor, Filipina, may familia, nga 21 anyos yon sa Roma, Italia. Mahambay ko programa nga ra nga sambatong huguwaran nga OFW. Bangod ko anang kahugod, tampad, unisto, ag sinsiro nga pagpanrabaho bali hotel manager at Casa Howard sa Roma, nga ginapanagiyahan it Italiano. Akon kamo nga ginakangay nga magpamati sa among ginistoryahan nga daywa. Ay base paagi kara imaw makatauman it inspirasyon sa iba. Kristi, welcome sa ating simpleng programa itong Balitang Roma Online. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Oh, magandang hapon naman sa iyo, Kristi, at sa iyong familia. Kumusta yung mga anak mo? Okay naman ho. Saan sila ngayon? Yun ang isa ko ay narito na sa Roma, pero nagtatrabaho siya sa Firenze. Tapos yung dalawa ko ay, yun ang lalaki ko, ay nagbabarko na ho siya, marine engineering siya. Yung bunso ko naman ho ay nag-aaral pa ulit, pero graduate na rin siya ng college. Noong nag-aaral pa ang iyong mga anak, nasa Pilipinas ko o dito na sa Roma? Narito na ho ako sa Roma. Iniiwan ko yung mga anak ko. Nung panganay ko ay 5 taon, yung pangalawa ay 2 taon, at yung hong bunso ko ay 3 buwan. Ano ang nagtulak sa'yo na lumabas ng bansa? Sa kahirapan ho ng buhay sa atin. Mm-hmm. Dahil gusto ko silang mabigyan ng magandang bukas. Sir, karamihan ng mga nakausap ko, katulad mo rin, lumalabas ng bansa para maghanap buhay at para masustentuhan ang kanilang mga mahal sa buhay. Halos lahat ng katulad mo ay ganon yung istorya. So, kahit na siguro nahirapan ka, pinagtiisan mo yun para maging maganda ang kinabukasan ng iyong pamilya. Oo naman. Yung pagpasok mo sa Italia, kailan? Noong 1991, October ho, dumating ako dito sa Italia. Ang kauna-unahan kong employer, after 3 days may arrival in Italy, ay ako ay nagkaroon ng employer ng 5 tao. Pero hindi ho sasapat yun dahil sa laki ng pagkakautang ko ng pagkapunta ko dito sa Italia. So naghanap ho ako ng ibang hanap buhay at pinalad naman ho ako na magkita ng isang live in, live out na pinagtiisan ko rin ho yun dahil sa hirap ho ng yung magpauli-uli sa 2 amo. Hindi pa rin ho sasapat yung kinikita ko dahil yung kinuhana namin ng pera ay talagang ang interest na ipinataw ho sa amin ay sobra. Wala akong magagawa dahil yung ang nakaprenda doon ay ang lahat ng titulo ng aking lolo. So, binayaran ko lahat yun. Kaya lahat ng paghahanap buhay ko ay doon lang halos naubos. At sa tulong ng aking mga magulang, ay nabigyan naman nila ako at naalagaan nilang mabuti ang aking mga anak. So, grabe ang naranasan mong hirap. Oo, sobra. Marami ang hindi alam kung gaano talaga ang tunay na buhay. No? Pero itong sinasabi mo hindi ka nahihiya na sabihin ang totoo mong na-experience. Hindi ho ako dahil lahat ho ng pinagdaanan ko, 8 taon ho ako na naghirap. Wala hong, hindi ko naranasan ang mag-day off, hindi ko naranasan ang magpasko na kasama ang pamilya ko. Pinagtiisan kong lahat yun para maibigay ko ang magandang bukas sa aking mga anak at kasabay nun ay ang ang pagbabayad ko sa aking nagpagkakautang sa Pilipinas. Kumusta naman ang suporta ng iyong familia? Ang kumusta naman ang resulta ng iyong paghihirap na naihandog mo sa iyong mga anak? Sila ba nagsumikap na mabigyan ka rin ng satisfaction sa iyong paghihirap? Oo naman. Sa awa naman ho ng Diyos ay naibigay naman ho nila sa akin ang diplomang hinihingi ko sa kanila. Kailan ka ba naging hotel manager, Kristi? Nung kami nagsimula nung 2000 Jubileo, bali nagsimula pa lang ho kami dito sa isang ito. Tapos so after 3 years, nagbukas ulit ho sila nung aming second branch nung sa Via Sistina.
And then ho, simula nun ho, nung una pa lang, pinag-training niya ako sa iba't ibang kumpanya, yung mga pag-ano ng booking, dahil wala naman akong experience sa ganitong trabaho. So, pinag-training niya ho ako, pinapasok niya ulit ho ako, pinag-ano ako, dahil sa tagal ng panahon hindi ko gumagamit ng computer, nawala na ho yun sa akin. Pero, dahil nga ho, gusto niya akong mag-improve, so, pinag-aral niya ulit ho ako. Pinakuha niya ako ng mga training sa mga, sa iba, sa school, yung 30 hours. And then ho, sinasama ako ng kanyang asawa para sa pag-training sa iba't ibang mga travel agency. Doon ho ako natuto ng natuto. Hanggang sa, lagi din naman ho nila akong isinasama kung saan-saan sila may mga, ano, may mga pinag-aaralang bagong system ng mga pagpapatakbo ng hotel. Paano mo na ipakita sa iyong employer, no? Paano mo sila na-convince? Kasi kuminsan parang bihira lang mangyari ito. Ang isang katulad mo na Pilipina na pagkatiwalaan nila. Siguro ho, kung tutuusin ho, kung nakuha ko na ho yung kahuli-hulihang susi dahil sa tagal ng serbisyo ko sa kanila. So, lahat ng mga pagtitiwala, ibinigay ho nila sa akin. At yun din naman ho, sabot naman ho ako ng makakaya ng serbisyo ko, ibinigay ko naman ho sa kanila. So, tama. Kasi ang iba, ang sabi nila, ang mga Italiano ay hindi basta-basta nagtitiwala. Hindi din naman ho, pare-pareho. Sa palagay mo ba, itong employer mo, ano siyang klaseng Italiano? Sa akin ho ay, ang iba ho ang paano nila sa akin dahil siguro, dahil nga ako'y laging nariyan para sa kanila, pero mababait ho sila sa akin. Ang lahat, yung mga anak ko nga ho, nadala ho nila dito para sa pagbabakasyon, lahat ho ng tulong ay ibinibigay ho nila sa akin. Kaya ho, in return ho, ay ibinabalik ko naman ho sa kanya ngayon. Dahil alam kong kailangan niya ako, lalong-lalo na sa panahong ito. Eh, wala ka sigurong balak na mag-retiro. Dito ka na lang hanggang kaya mo. Hindi naman ho. Dahil yun naman ho ang gusto ng mga anak ko na ako'y umuwi na sa amin. Dahil kung tutuusin naman ho, ay may naipundar na rin naman ako sa amin na po pwede kong simulan. Kaya lang ho, ay pinaliliwanag ko sa kanila na hindi ko sila basta-basta maiiwanan sa panahong ito. Dahil alam kong ako lamang ang po pwede niyang asahan. Kaya yan ang malaking dahilan. Kahit na gusto na ng mga anak mo na magpahinga ka na, at sila naman yung mag-aalaga sa iyo, hindi mo basta-basta maiwanan ng iyong employer sa malaking pagpasalamat at utang na loob. No? Maganda, maganda. Sana ganyan lahat ang ating mga kababayan. Sa kanilang mga pagsusumika. Sa ngayon, mayroon ka bang mga problema na naranasan bilang isang ina na kahit malayo sa iyong familia, mga anak, at mga problemang naranasan mo sa iyong trabaho? Wala naman ho sa pamilya. Ang akin lang hong ikinakuha nung ako wala pa yung mga anak ko at nasa Pilipinas at nagsisipag-aral. Siyempre bilang isang ina ho, hindi mawawala sa akin yung pag-aalala sa kanila na baka kung saan sila mapapunta. Pero lahat naman ho yun ay wala naman ho ako naging problema sa mga anak ko dahil lumaki ho silang very guided ho ng magulang ko at talagang lumaki silang mababait at mapagmahal. Tapos ho, sa trabaho naman ho ay minsan hindi naman mawawala yung sa mga amo na which is normal naman ho sa mga magtatrabaho dito na talagang ano, hindi naman nawawala yung kaunting tampuhan, kaunting discussion, yung ganong problema. Pero yun naman ho ay nalalampasan lahat. At saka ang isa ko lamang hong nagiging ano ay yung mga kapwa natin Pilipino na nagtatrabaho sa amin dahil ako ho yung pinaka-head nila dito. Yung pagpapasunod ho, dahil syempre mayroon hong mga Pilipino na talagang hindi ho nila makuha na kung bakit ako yung nagbibigay ng command sa kanila. Pero at the same time, ipinaliliwanag ko naman ho sa kanila na hindi naman yun nanggagaling sa akin. Nanggagaling pa rin yun sa amo namin na para maipasunod ko ang nararapat dahil yun ho ang gusto nila. Mm-hmm.
And diyan mismo nakikita sa sarili mo ang isang butihing ina at isang butihing tao na humahawak ng isang sensitibong posisyon, no? Kung siguro iba kang klaseng tao, hindi naman basta-basta ibibigay sa'yo yan. Okay? Siguro nga ho. Ikaw yung malaking inspirasyon sa kapwa natin Pilipino. Sa ngayon, Christy, yung naisipan ko lang kasing maitanong pa sa'yo, itong kalagayan nating mga OFW, no? Hindi lang dito sa Italia, kundi sa ibang bansa. Pwede bang makuha ang iyong opinion tungkol sa mga pinaplano ng ating pamalaan sa Pilipinas na taasan ang singil sa iba't ibang mga contribution na ibabayad mo sa OWA bago ka lumabas ng bansa? Hindi. Sana naman ho ay ang ating gobyerno mapag-isipin nilang mabuti. Kung ano naman ho, dahil katulad ho na nangyayari sa atin ngayon, pababa na ho ng pababa ang mga economy ng bawat ano, ng lugar, bawat lugar na pinagtatrabahuan. Sana naman ho ay mapag-isipan din nila na maanuhan din nila ang ating mga paghihirap, hindi lang yung para sa kanila ang kanilang iniisip. Sana na may mapagplanuhan nilang mabuti, para naman ho ang bawat isa ay hindi nasasaktan at ang kanilang mga pamilya ay maging maginhawa din naman. Okay. Eh, ba't marami kang bisita ngayong araw sa bahay mo at dala-dala nila yung imahe ng Birhen sa Barangay or Our Lady of the Philippines? Devotee ka ba ni Blessed Mother? Pwede bang ma-share mo sa amin ang iyong pagmamahal sa ating Blessed Mother? Ang may ano ko lang ho ay napakagaan ho ng pakiramdam ko kung siya ho ay laging nasa akin at lagi kong inihiling sa kanya na sana naman ho ay ang karamdaman ng aking mga mahal sa buhay, ang aking employer ay sana ay nasa kanila lang ang pag-asa ng kanilang kagalingan. Okay. Isa lang katalungan, Christy. Sa darating na October 21st, mayroon na tayong pangalawang Pilipinong santo na si Blessed Pedro Calungsod. Siguro may alam ka na niya, no? Meron ka bang nais na sabihin? Hindi ko pa ho masyadong naanuhan yung santo ng Padre Calungsod, pero siguro naman ho ay yun ay magiging katulad din ng ating Mother of the Lady of the Philippines na po pwede nating mahingaan ng tulong at masabihan ang ating lahat ng problema. Okay, salamat sa for your time, Christy. Meron ka pang gustong sabihin? Wala na ho. Ako'y nagpapasalamat sa inyo sa pag-i-interview niya sa akin. At sana ho ay ang lahat na ng mga OFW na narito ho, ang may ano ko lang ho, sana ho ay pagbutiin ho nila ang kanilang mga hanap buhay at lalong pahirap na ho ng pahirap ngayon ang maghanap ng trabaho. Kaya ang maipapayo ko lang ho sa kanila ay sana ho ay mahalin nila ang kanilang trabaho at sana ho ay maging matapat ang bawat isa sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Isa pong tunay na karanasan ang ating narinig ngayong hapon. Isa pong tunay na istorya ng kapwa natin Pilipino at kababayan sa Roma. Ito po ay istorya ng isang ina, istorya ng isang Pilipina na pinagkatiwalaan ng malaking posisyon, isang hotel manager, si Ginang Christy Hernandez Dolor. Ako naman si Alan Double Alfa Alcedo, Balitang Roma Online.